Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Tuloy na kagad tayo dito sa last game na napili natin sa bakbakan pa rin nila Super Grandmaster Levon Aronia ng Armenia versus Super Grandmaster Ian Epomeniachi ng Russia. Dito pa rin sa ongoing na Speed Chess Championship 2020 hosted by chess.com. So itong game number 6 ay still 5 minutes plus 1 second increment pa rin ang kanilang kategoryang pinaglabanan dito sa game na ito. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze na natin sa match nila, ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinanong kagad natin. Levon played e4, Nepo played c5, Sicilian, at dito ay nag-knight f3, d6, at napusuan ni Levon na mag-c3 as Sicilian delayed alapin. Ayan, so ano ba talaga ang pinaka-itsura ng alapin talaga? Ito yon. Nagsi-c3 kagad, walang knight f3. Pero kapag may knight f3 na, pag nag-c3, yan ang tinatawag na Sicilian delayed alapin. At dito nag-knight f6, tineret ang pawn sa e4. At dito nag-bishop e2 lang, then nag-g6 si Nepo. So dito may tanong tayo, bakit kaya libre na yung pawn sa e4 eh hindi kinapture ni Nepo? Kasi kapag kinapture yan, knight takes e4, meron kasing queen a4 check. Okay, tangay ang knight sa e4. Okay, one piece down kagad, winning kagad ang white. So dito, trap yan, kaya nag-g6 lang, then nag-castle, bishop g7, nag-d3. Ayan, so sinuportahan na ang e4 and then dito nag-castle lang din, bishop e3. Itong bishop e3 hindi masyadong ginagawa sa ganitong linya. Ang kadalasang ginagawa dito ay h3 bago mag-bishop e3 para walang interruption ng knight g4, mga ganong idea. Yan talaga ang pinakamabenta dyan, yung h3. Pero dito, nag-bishop e3, pinakadulo, pang ano to, pang walong linya, yung bishop e3. At dito, nag-novelty naman si Nepo na c4. Yan ang kanyang novelty. Kasi ito, nangyari na before, ang ginawa ay knight c6. At sa huling na itala na malakas na player na gumamit niyan ay noong 2006, na uwi sa tabla. Okay, popost ko na lang ang link niyan for reference below sa description. Okay, balik na tayo dito. So pag bishop e3, nag-c4, novelty, at dito, nag-d4 lang. Ayan, para ma-maintain na lang ang pagkaayos ng pawn structure sa center. Kasi nga, kung kakapturin lang yan, d takes c4, eh magda-knight takes e4 din naman. So, pag d4, ganun pa rin naman ang intention. Pag d4, talagang ipapakapture talaga yung pawn sa e4, yun nga lang, bishop takes c4, bawidin, and then mainam yung pagkakakontrol sa center. Okay? So, yun ang pinagkaiba. At dito, nag-d5, bishop d3, iwas. Nag-knight c6, develop lang. Knight bd2, develop lang din. Nag-bishop f5. Ayan, so bilang pagsuporta sa knight sa e4 dahil matibay ang knight sa e4, at dito nag-bishop takes e4. Ayan, and then nag-d takes e4, knight g5. So dito may tanong muna tayo bago tayo tumungo sa talagang nangyari. Bakit hindi ang ipinang-capture ay bishop? Ano ba ang mangyayari? Meron kasing ganito. Knight takes e4, d takes e4, then knight g5 pa rin naman. So threat ang pawn sa e4. Na kapag dinipensahan ng pawn f5, mayroong knight e6. Ayan, so mananalo sa exchange ng puti, lalamang. Kasi wala, makukuha yung tore. Okay? Kapag naman, ipinang-depensa ang queen, yan ang mas mainam na pang-depensa sa e4. Ito naman daw ang gagawin. May queen b3, then e6. So ang evaluation dito ay slightly better for white. Okay? So kaya dito, medyo hindi type ni Nepo yan. Ang ginawa niyang pang-capture ay yung d takes e4 and then diretso pa rin sa knight g5 para talagang pingasin ang pawn sa e4 na naligaw sa teritoryo ng puti. Ang ginawa naman dito ay nag-e5. Talagang ibinigay na ni Nepo yung pawn sa e4 para lang magbigay ng kaluwagan sa kanyang sentro. At dito, obligado mag-react muna. d takes e5, knight takes e5, and then nag-knight g takes e4. So yun nga lang, syempre kahit pa paano, may risk pa rin sa side ng black kasi nga, 1 pawn down ng black eh. So dito, nag-bishop takes e4, knight takes e4. Ang challenge ng black dito, papaano niya mababawi yung isinakripisyo niyang pawn sa e4. Okay, so dito, nag-knight c4. Ayan na. So, nam-reassure sa b2, pin-reassure ang bishop sa e3. At dito, nag-bishop c5, iwas. May tempo pa sa rook sa f8. And then dito, nag-rook e8. Nag-knight d6. Ayan, pinuwers ang pabalikin ang knight. Pwersadong ma-exchange. Knight takes d6. Bishop takes d6. At dito ay nag-queen b6, inatake naman ang pawn sa b2, bumalik bishop a3, and then nag-rook ad8, queen c2 iwas. So dito kung napansin nyo, lamang pa rin ng isang pawn ang puti. Yan ang risk ng black ngayon.
So, kailangan niyang ma-compensate yan. Kung hindi mabawi, at least man lang sa position. So, dito, nag-bishop h6 si Nepo. Ang idea, syempre, mag-rook d2, agad namang kinontra yung d-file na yan. Nag-rook a-d1, rook takes d1, nag-rook takes d1, at dito, nag-queen e6. Ano ang simpleng balak? Magku-queen e1, mamatyasin ang white king kasi nga wala pa siyang pasingaw. May background weakness pa. So dito, nag-h3, ayan, nagpasingaw. And then, nag-queen takes a2. Piningas na, pero hindi daw yan ang the best na dapat gawin. Dito, ang the best ay bishop f4. Yan daw. So, para may idea pa rin ng queen e1, mamatyasin pa rin ang puti, hindi makakaangat kasi nga may bishop na. So, dito, ang tendency gawin daw, ang binigay na continuation ay queen d3. Ano idea? Kung mag-queen e1 check, eh magku-queen f1 lang. Haharang lang ng queen. Para safe at walang matchas. Kasi pag nag-queen e1, halimbawa, pakita ko lang sa inyo, kung queen e1, kung kakapturing kasi yan, wala eh. Lugi ang puti sa exchange. Queen f1, obligadong iharang. Then may bishop h2 eh. Ayan o. Oh. Obligadong bumitaw ngayon sa pagkakadepensa sa queen. So winning na black dito. Wins in exchange, di ba? So kaya dito, ang ibig ko pong sabihin kanina, pag queen e1 check, queen dapat ang ipangharang. Okay? So para still, clear advantage pa rin ng puti. Yan ang ibig dyan na sabihin. So dito, ang gagawin lang daw ng black ay wag queen e1 check, bishop c7. Yun naman din ang isa sa idea ng bishop f4. Bishop c7, imamaniobra para ilagay sa b6 at kuntiryahin, i-pressure ang pawn sa f2. Diyan daw magkakaroon ng hustisya ang isang pawn na kahit papaano, kahit na one pawn daw ng black, mayroong attacking ideas kapag ang bishop ay napunta na sa b6. And then yung pawn sa a2, nananatili pa rin namang nakahang, pero timing ang pagpitas dyan. Huwag munang pitasin. Yan, yun nga lang, medyo may kalaliman ng ideas na dapat i-apply. Kaso blitz ito, so walang masyadong maraming oras. So dito, balik na tayo. Ang ginawa ay, nag-queen takes a2 kagad si Nepo. Piningas kagad. So parang feeling niya, oy, bawi na yung isang pawn. Pantay na ang number of pawns natin. Taglima na tayo. Yun nga lang, natumbukan naman ni Levon ang good move na queen a4. Inatake ang rook sa e8. Atakado pa ang pawn sa a7. So, dito nag-react si Nepo. Nag-rook a8. Dinepensahan ng pawn. And then nag-queen e4. Inatake naman ng pawn sa b7. And then nag-queen b3. Depensa na. May atake pa sa rook sa d1. And then nag-rook d7. So, dito, oo nga. Ibinalik nga ni Levon ang lamang niyang isang pawn. Pero, nakuha naman niya ang position. So, dito, ang evaluation na ibinigay, talon kagad sa pagka-decisive advantage for white. Nakuha niya kasi yung position eh, oh. Yung rook, napakalakas. Yan ang talagang pinaka-pangarap niya na makarating sa 7th rank. Okay, so dito, nag-rook b8 para depensa ng under-attack na pawn sa b7. At dito, nag-bishop d6 inatake para talagang gustong pabitawin ni Levon at makuha niya talaga ng buong-buo ang pawn sa b7. Pero dito, ang ginawa, nag-queen d1 check, king h2, nag-bishop f8. So dito ang plano ng black, kapag umalis ang bishop, like bishop takes b8 or bishop takes f8, kakapturin ang nakapin na rook sa d7. Pero ang ginawa dito ni Levon ay queen f4. Yun nga lang, pag queen f4, tumalon kagad ang evaluation, bumalik sa slight na lang ang advantage ng puti. Kasi ang mas accurate daw dito ay capturin ang rook sa b8, then queen d7, mayroong bishop takes a7, ang hatol ay decisive advantage pa rin ang puti. Yan daw ang accurate. Okay, kasi nga, ilan ang pawn? Lamang ng isang pawn and then pupunta sa d4, same colored bishop, hindi naman siya opposite. Kaya pagkaganyan, may posibilidad na magkabanggaan ng dark square bishop, may exchange lamang pa rin ng isang pawn. Unlike sa opposite colored bishop, hindi magkakatamaan, kaya kadalasan kahit lamang ng isang pawn, natatabla. So dito, balik tayo, ang ginawa ni Levon kasi ay queen f4, and then nag-queen d5. Ayan, nag-blunderations! Blunder po ang ginawa dito ni Nepo. Kasi dito, ang mainam lang daw na dapat gawin ay bishop takes d6. Yan lang daw. Pag rook takes d6, then queen b3. So, balik sa b3, may atake sa b2, supportado pa ang pawn sa f7. So, dito, slightly better lang ang puti. Okay, yan daw ang dapat ginawa. Pero ang ginawa kasi, balik tayo, nag-queen d5, blunderations. Ano kaya dito ang huling ibinato ni Levon na naparesign si Nepo? Sige po, ipag-guess ko sa inyo, pinaka-puzzle, bigyan ko kayo na kaunting segundo para ma-pose. At sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat, ang ginawa ay simpleng bishop takes f8. Nag-resign na si Nepo. Bakit?
So may atake sa queen, obligadong mag-react ang black dito. Kaya kapag nag-queen takes d7, ay yun sa pool ang rook sa b8. Nananatili pang buhay ang bishop sa f8. So kung material lang ang pag-uusapan, eh lamang na ang puti. Pero dito ay may pagka-mating attack pa kasi pag inalis ang bishop, like bishop h6, nako, matchas. Mamamatchas ang king sa g8. So may mating idea pa. Sa madaling sabi, overwhelming advantage na dito ang puti. Ito na lang ang pinaka-chance niya ang mag f5. Pero hindi na talaga itutuloy yan. Dito pa lang, pag bishop takes f8, eh resign na talaga kasi kitang-kita ng lalamang ng isang pyesa ang puti. Okay, so yan po ang naging mainit na bakbakan dito sa huling napili natin sa match nila Levon Aronian and then ni Pominiachi. Okay, so ipakita ko na sa inyo ang naging kabuuan ng kanilang naging match. Ito ang updated na bracket nila ulit. So ang naging score nila ay 14-11. Lamang lang ng tatlong puntos si Levon. Napabagsak niya si Nepo and then nag-step forward na para sa quarterfinals. At ang makakalaban naman niya ay si Super Grandmaster Maxime Vachilagrave ng France. Yan ang aabangan natin. May mga schedule naman niya mga yan. Okay, sa mga gustong mapanood ang lahat ng games ng kakumpletuhan dito sa naging match nila Aronian and then Pominiachi, ay ipopost ko na lang ang link sa description below para inyong mapanood lahat kung gusto nyo lamang. Okay, maraming salamat po. Sana natuto uli kayo sa game na inanalyze natin. Sana nakapulot kayo ng mga ideas. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita naman tayo at i-analyze natin ang games na nangyaring bakbakan between Nakamura and Marty Rosia na katatapos lang kagabi. Antabayanan nyo lamang po.